Gina Michelle Manzo. Sa araw na ito ay ating tatalakayin ang panghalip na panaong ako, ikaw at siya. Ano nga ba ang panghalip na panao? Ang panghalip na panao ang tawag sa salitang ipinapalit sa pangalan ng tao. Ang ako, ikaw at siya ay ginagamit na pamalit sa pangalang tao lamang. Ginagamit ang mga ito upang hindi paulit-ulit ang paggamit sa pangalan ng isang tao at para maging kaaya-ayang pakinggan o basahin ang mga pahayag. Ako. Ginagamit bilang pamalit sa pangalan ng isang taong nagsasalita. Halimbawa, ang pangalan ko ay Ginang Michelle Manzo. Ako ang inyong guro sa Filipino. Ang salitang ginamit ko bilang pamalit sa aking pangalan ay ako. Dahil ako lamang ang nagsasalita at tinutukoy ko ang aking sarili. Iba pang halimbawa, Shane Santos ang pangalan ko. Ako ay nasa unang baitang. Ang pamalit na pangalan na Shane Santos ay ako. Dahil ang tinutukoy ko ay ang aking sarili. Ikaw. Ginagamit bilang pamalit sa pangalan ng isang taong kinakausap. Halimbawa, Ana, ikaw ba ay handa na? Iba pang halimbawa, Dina, ikaw ba ay nasa unang baitang din? Ang kinakausap ko sa pangungusap na ito ay si Dina. At ang ginamit na panghalip ay ikaw. Kasi si Dina lang ang aking kinakausap at siya ay isa lang. Sunod, siya. Ginagamit bilang pamalit sa pangalan ng isang taong pinag-uusapan. Halimbawa, si Inay ay mapagmahal. Siya ay isang mabait na ina. Sa pangungusap na ito, pinalitan ko ang pangalang Inay ng siya. Dahil si Inay ang ating pinag-uusapan at para na rin hindi paulit-ulit ang paggamit ng kanyang pangalan. Iba pang halimbawa, si Binibining Cruz ang guru ko sa Araling Panlipunan. Siya ay magaling magturo. Sa pangungusap na ito, si Binibining Cruz ang ating pinag-uusapan. Kaya ang wastong panghalip na gagamitin natin ay siya, dahil si Binibining Cruz ang pinag-uusapan. Kita po tayo muli sa susunod na aralin. Hanggang sa muli, paalam!